masaganang kabuhayan sa aking mga katangs. Mga minuto lang na pag-aaral at panunuri sa taxation at accounting makatutulong. Will empower and enable you to impress instantly the BIR revenue officers. Join and be educated. 3 seconds na lang, topic will be revealed. Letter notice for beginners. Ito po yung i-discuss natin ngayon. Ano po? Dun sa mga hindi pa ho nakakakita ng letter notice o yung nakakita na pero kulang ho yung nakita, may 6 na klase ng letter notice. 6 ang pinakikita lang po sa inyo, 2. So, i-discuss po lang yung commonly known letter notice. First, kailangan ninyong malaman ano ba ang ibig sabihin ng letter notice. Yung definition ko at definition mo, walang kwenta sa batas, walang value, walang monetary value, walang legal value. So, kailangan nating harapin na kailangan nating intindihin yung definition na galing doon sa competent authority. Dapat yung malaman dito eh 3. Number 1, kino-compare ng BIR yung sales ninyo versus sa purchases ng inyong customers. Of course, isa sa inyo ang mali, pabor sa BIR. Kung mataas ang dineclare ng customer mong purchases niya sa iyo at ikaw naman ay mababa, for example, 100 pesos yung dineclare mong purchases kay Emilino T. Maestro, 100 pesos yung dineclare mong sales kay Emilino T. Maestro, at si Emilino T. Maestro ang dineclare na purchases sa'yo ay 150 pesos, therefore, iisipin ng BIR na nandaya ka sa pagbabayad mo ng buwis kasi may underdeclared sales ka. Pangalawa, underdeclared purchases. 2 ang pinanggagalingan ng underdeclared purchases. Isa galing sa Bureau of Customs kung kayo ay importer. At isa naman ay galing sa inyong supplier kung domestic purchases yan. So, ano mangyayari dito? Kung galing sa Bureau of Customs, aba, i-check niya yung importation mo per tax returns mo at per financial statement. Kung mababa yung dineclare mo kesa doon sa figures na dineclare ng Bureau of Customs, ipe-presume ngayon ng BIR na nagkaroon ka ng underdeclared purchases. Kung ito naman ay bumili sa iyong supplier at dineclare ng supplier mo na binili mo sa kanya ay 100 pesos, tapos ang inineclare mo sa financial statements mo o annual income tax return mo ay 50 pesos, ipe-presume ng BIR na may underdeclared purchases ka. So, pwede ka na ngayong habulin. May prima facie evidence na nadaya ka o tax evader ka. Yung pangatlo ay yung nire-report mong Alpalis. Diba? Nire-report ka ng Alpalis eh.
sa empleyado mo at saka sa mga supplier mo. Doon sa alpalis mo, kung dineclare mo, halimbawa ay rental mo, ang withhold mong rental, ha, nagbayad ka ng rent, ang withholding tax mo, sabihin natin, or 1 million. Tapos ang dineclare mong rent, doon sa iyong financial statement o IRTR, ay 500,000 lang. Ipe-presume ng BIR na yung difference ng 1 million per alpalis at yung nasa financial statement mo tsaka income tax return, 500,000 lang, ay undeclared purchases mo uli. So, ganun lang sila maghanap, ano, compare-compare lang. So, definitely, ang sagot dyan, compare-compare din, di ba? Observation and compare-compare, reconciliation. So, sa susunod nating i-discuss ko sa inyo, i-analyze natin ngayon yung letter notice as itself, yung kanyang face value nung letter notice. And then later on, i-analyze natin yung facts and figure ng bureau kung paano natin sasagutin. Yun po ay lalabas sa linya ng philanthropist at saka na privileged donor. Okay? So, see you again. Mga ka-tax, salamat po sa panonood, pakikinig at panunuri. Maraming salamat din po sa mga donasyon, totoo at tapat na suporta. Mapalalawak, mapalalawig at mapatatatag ito ang ating adhikain na labanan ang korupsyon sa hanay ng mga accountants, bookkeepers, consultants, taxpayers, at lalong-lalo na sa mga BIR revenue officers. Yaya po at yayaman ng Pilipinas. Mga ka-tax, reclaim your integrity, reclaim your peace of mind. Mabuhay po kayo.